ganito yung life natin. So basically, ayan, dito lang tayo parang wala silang life. Wala kayo na yung ka. Yung likod lang ni Ben, na pumuting post. So excited today kasi wala lang, bakit ba? Dapat lang tayo excited kasi wala nang bagyo. Okay. Nang yung Julina yan, kahapon, binagyo tayo, di ba? Tumulog-tulog yung bubong namin, yung kisawe. Anyway, maaraw na ngayon kaya ang Diyos na kadilima lumabas na. Charot. Ayun, nandito tayo ulit sa condo na pinapa-makeover sa atin. Meron tayong pinapagawa. Yung ilaw, no? Yung sa living room. Kasi yung spotlight. Ngayon, kaya dito muna kami, yung background ko dito. Kasi ayoko muna makita nyo kung ano yung ginawa namin. Yung painting, yung nilagay namin painting sa wall, di ba? Tapos yung curtain. Meron na. Tapos ano, salamin. Tapos meron tayong, ano tawag dyan? Lamp, no? Basta makami na tayong nilagay dito. Kaya excited na kami kung tutuusin ipakita sa inyo yung final look. Pero, syempre wala pa kasi yung kama at saka yung couch natin. Maybe nilagay tayong carpet, di ba? So, at saka may mga maliliit na detalye tayong binago sa interior design ng condo na ito. So, ay feeling interior design ay... No! God! Please! No! No! Hindi. Si Bossing ang nag-isip mo. Tayo ay taga ano lang? Assistant. Tayo taga-dala, di ba? Di ba, Bossing? Ginawa tayo kalalay. Dulalay tayo niyan. Pinagbubuhat tayo ng kung ano-ano. Tayo ba pinaglilinis sa condo? Pero may bayad naman. O, di ba? Okay lang yan. Pag-ilis sa control, basta may bayad. Di ba? Hindi naman ko input na si Bossing eh. Anyway, yun. Pakita natin sa inyo yung ginagawa naman ni Ben. Si Ben yung nag-aayos ng ano, condo. Ay, ng condo. Ng air conditioner natin doon sa isang vlog. Di ba? Naalala nyo? So, siya ulit yung kinuha natin ka. Dali. Nakabose bakla! Magdalit ka ha! Nakakasar! Ayan. O, oh, laki naman ng ano, ng chat. Yeah, boy, ow, babe. Ayan, so, mapapansin nyo, binukas nga yung doon. Ayan, kasi lalagyan natin ng spotlight yan. Dito, di ba? Di ba, Bossing, yun ang gagawin, di ba? Gagawin, lalagyan ng ilaw dyan. Ano ba, warm light ang lalagay natin? Dilaw, no, warm. So, warm light ang lalagay natin. So, at saka meron din dito yan. Yan ang ginagawa niya. So, inaano lang natin na huwag niyong makita lahat ng detalye. Pero nakita niyo na yung kulay ng wall. So, ayan na yan. So, dito din. Kaya dito, oops! Huwag makikita. Dito din. Basta doon, pareho yan, dalawa yan. Yan, at saka doon. Hindi lang namin maipakita sa yung dito sa side. Kasi may ginawa kami ditong design na ayaw pa namin pakita sa inyo. So, kaya very cautious kami. Cautious? Kami magpan-pan ng camera. So, basta yan. Ayan. Ganito yung light natin. So, basically, ayan, dito lang tayo. Parang wala silang night. Wala kayo na yung pick-up. Yung likod lang ni Ben, na pumuting post. Ha? Gusto namin mangyari, yung dito sa sala, naka-spot, no, yung gano'n, yung lights, para
pag yung tipong mga pa-dim light effect lang ang gagawin nung mag-i-stay dito, di ba? Cozy-cozy ang dating yan. Pang-sexy kind ng dati. Sexy kind talaga. Ganon. Ganon yung mood, di ba? Pang-dim light lang, ganon. Tapos, kaya ganyan. Kasi instead of, di ba dapat sabi ko dati, lalagyan na lang ng chandelier. Mahal mga chandelier dito eh. Sa, na, may mga nakita kaming interior ng mga ibang condo ng ginawa ng ibang designers na ano, sa sala merong chandelier, mga ganon, mga candlelight chandelier ang dati niya. Pero we decided na mas mura to. Mas mura to. Wala kang budget. Kaya hindi, may budget naman na pinadala yung owner. Pero syempre, tinitipid natin yon. Minamaximize natin yung budget para hindi magastusan masyado yung condo owner natin. So, ganun tayo actually. Kahit yung doon sa isang condo na minakeover natin, may tight lang yung budget nung binigay sa amin ng owner. Kaya, talagang tinipid namin, pero hindi tipid-tipid sa quality. So, nakita nyo na ba, yun ba, yung sa previous vlog ko na makeover? Ang ganda niya, parang condo ang style, pero ano tayo doon na pasok yun sa budget ng owner. So, ganun yung ginagawa natin dito. So, may budget siya, binigay sa atin. Tapos, binigyan niya tayo ng gusto niyang design, which is white and gray combination and parang Scandinavian ang dating. If you guys are familiar with that. Scandinavian talaga. Na ganun term. Hopefully, darating na din dito yung couch natin. Couch, and then akal kasi may carpet na. Then sa side, meron na tayong lamp din, di ba? May lamp na ilalagay dun sa side na to. Yun. Di namin mapakita kasi may nakalagay dun eh. So, kasi pag nag-reveal na tayo, isa-isahin natin lahat ng mga ginawa namin dito sa condo na ito. Para, di ba, exciting. After ni Koy, hinihintay lang namin kasi Ben po. Matapos, anong peksa na? Kasi after nito, pupunta tayo sa Makati, sa... Kamo ba? Sa Anson's, Makati, sa Cash and Carry. Oy, mga buckler, Cash and Carry, napakamura ng mga appliances doon. Hindi lang mga perfumes ang mura doon. Mga appliances din. Doon sa Anson's, ang daming discounts sila doon. Even before the pandemic, di ba no? Bago pa mag-pandemic, doon na kami bumibili. As in, gaganda ang mga presyo. Murang-mura. Kaya yon, doon tayo suki. Pupunta tayo sa Anson's mamaya kasi ang bibili natin is TV, di ba? Smart TV, at saka washing machine. Ha? Heater? Ano ba? Pwede ka naman magsalita, boss. So, sa mga previous videos, salita ka ng salita. Tapos ngayon, ayaw mo magsalita. Ano? Washing machine, hindi para dito yon. Para dun sa kabilang condo natin sa light residences. Bakit si Ben talaga ang background ko? O, di ba? Oy, baka maano tayo. Ma-report yung YouTube channel ko. Animal abuse ko. Ay, nakita niyo na yung si Ben sa ibang vlogs natin. Pero nakadamit siya nun. Ngayon hindi. Ito, frustrated porn star tour. Di ba, Ben? No? Nabalitaan mo sa Japan, naghahanap sila. Ng porn star. Sa Japan? Oo, malaki. Malaki yung nahanap nila eh. Malaki. Oy! Malaki ang channel na nangyarap. Pasok ka doon! Bigyan ng jacket. Sasama din namin kayo dun sa pagkuha namin ng TV at saka heater, no? Tama ba, heater? Yun lang ba? Ha? Yun lang ba, bossing? Ay! Nakahubad din si bossing. Ano? Yun lang ba? Ano bang ang gagawin? Saka po. Bakit kinakago mo yung dede mo? Anong cup size niyan? Bukas yung mga lameta upuan. Yung lameta upuan? Ay, kaya baka makita nila yung ano? Yung ginawa natin doon. So, anyway, doon. Sige, bye-bye. Later. Ayan, nandito ulit tayo sa Anson's Makati sa Cash and Carry. Para mamili ng washing machine at saka TV.
hindi tayo nakabili ng washing machine at saka ng TV kahapon. Dapat kahapon, di ba, yung nag-vlog tayo kasi inaayos ni Ben yung ano, ilaw. Pero hindi na tayo nakadiretso dito kasi, Diyos ko, super ano, busy kahapon. So, naabutan kami ng closing nito. Hanggang 5 lang pala ko, 11 to 5 ng hapon. So, kung kayo, bibili kayo dito ngayong MECQ or GCQ, 11 to 5 lang siya. So, ayan, 11 to 5. So, ito, ang mga tinitingnan na ano ni bossing na washing machine. Whirlpool. Ay! Whirlpool tapos Fujidenso. Fujidenso, andyan pa din po siya ni Whirlpool. Ah, andyan na siya ni Whirlpool yung Fujidenso. Dahil taray. Kala ko na mali lang ng lagay eh. Ano po siya? Ayan, 17 years. Oo. Ano ba hinahanap mo dyan? Murang washing machine. Yan talaga yun, no? Murang washing machine. Gito. Ito, Cam. Ito, LG Jerry. Ay, hindi nga pala mura yan. Magkano ba budget? 10 lang, 10. 10K. Ito, tingnan mo na si Kuya. Di ba may kausap ka? Di ba? Hmm? Di ba may kausap ka? Uh-uh. Dito sa loob? Oh, taray, si bossing may kausap dito sa loob. Ay, po sana, oo. Sharp. 6 kilogram na siya, no? Uh-uh. Yan. Okay na okay. Ito nga. Ito, bisyo mo. Okay, so dito. Pasok na pasok. Pasok sa banga. Ito. Ah. Medyo mas mahal. Yung mga bagong ano, bagong labas na ano, oh. Mga brand, bagong labas na brand. Dami dito. Ito. Electrolux. Untayin natin siya dito. Saan? Dito lang. Pero sabi ko washing area lang ako yan. Washing area. Okay.